Gaya sa ibang bansa, ordinaryong araw ang bawat umaga sa mga paaralan sa Estados Unidos. Ang mga estudyanteng pumapasok, umaasang magkaroon ng mga bagong kaalaman. Ngunit isang bangungot ang paulit-ulit din na nangyayari. Isang malagim na pangyayari ang gumulat sa Appalachian High School sa Georgia. 14 anyos na estudyante at 2 guro ang nasuwi matapos pagbabarilin ng 14 anyos na mag-aaral. He texted me, he said, "Mom," he was like, "Oh, they're shooting." And I'm like, "Son," because he jokes a lot. I'm saying, "Son, please tell me you're joking." He said, "No, Mom, I'm not joking." He said, they're shooting in the school and the shooter is right across the hall from me. When I went to the field, they was releasing the students on the football field. When I saw my son, I gave him a big hug because that could have been my son that could have lost his life today. Isa na naman ito sa halos 400 school shootings sa Estados Unidos sa nakalipas na 25 taon. Mula sa Sandy Hook noong 2012 hanggang sa Parkland noong 2018 at Uvalde noong 2022, daan-daang inosenteng buhay na ang nawala. Isang pangunahing pinag-uugatan ng mga school shootings sa Amerika ay ang malawak na access sa mga baril. Sa bansa kung saan 32% ng adult population ay may baril, patuloy na trahedya ang epekto ng gun violence. Sa kaso ni Colt Gray, ang batang suspect sa Georgia, madalas siyang biktima ng bullying. Kaya pinayagan siya ng kanyang ama na si Colin Gray na magkaroon ng access sa kanyang baril. Nahaharap ngayon ang ama ni Colt Gray sa kasong involuntary manslaughter dahil sa pagpapabaya. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga namamatay sa school shootings, tila mahina ang tugon ng mga politiko sa pin ng gun control. Taon-taon itong mainit na issue sa Kongreso, ngunit walang konkretong solusyon na isinusulong dahil na rin sa impluensya ng gun lobbyists sa politika. So please know that our hearts are with those families in Winder, Georgia, who are forced to face this act of senseless violence. This is not normal. This is not normal. Students and teachers deserve to know that their schools are safe. They should focus on learning, not lockdowns. While the president and vice president have taken historic action to reduce gun violence, more must be done to keep our schools and communities safe. Enough is enough, and I cannot say this enough, which is enough is enough. Paulit-ulit ang mga panawagan para sa mas mahigpit na gun regulations tulad ng universal background checks. Ang iba naman ay naniniwalang dapat tutukan ang seguridad ng mga paaralan imbis na kontrolin ang mga armas. Pero para sa mga pamilyang namatayan, walang batas o regulasyon na makakahilom sa kanilang naranasan. Ang mga paaralan ay tinatawag na second home. Pero dahil sa crisis ng gun violence, maraming bata ang hindi na nakauwi sa kani-kanilang tunay na tahanan. Mga pangarap na nawala sa isang iglap, mga buhay na hindi na maibabalik. Para sa iba pang content, i-follow lamang ang social media pages ng News 5. Ako si Site Tizardo, News 5 Digital.